Hi, good afternoon! Welcome to Kwento Vlogger Channel. Ayan, ang episode po natin ngayon ay about how to spot fake money. Ang ibig pong sabihin, paano po natin malalaman kung original o fake ang Philippine Peso Bill. Ayan, samahan niyo po ako hanggang dulo para malaman natin ang mga yan. Okay! Guys, nandito na po ang mga tips para malaman natin kung ano ang pagkakaiba ng peke at tunay na Philippine Peso Bills. Embossed prints. Kapag original, ang Republika ng Pilipinas na nakasulat sa itaas ng Philippine Peso Bill ay dapat malinaw ang sulat at naka-emboss at nasasalat ang sulat nito. Kapag fake, flat o stamp prints at hindi malinaw ang sulat ng fake. Serial numbers. Kapag original, ang serial number ay dapat mayroong 1 or 2 prefix letters at 6 or 7 digits. Ang serial number ay dapat nakalinya ng maayos, malinaw ang pagkakasulat nito at ang arrangement nito ay asymmetric or increasing size. Kapag fake, hindi malinaw ang fake. Security fibers. Kapag original, ang red and blue fibers ay dapat makita sa Philippine Peso Bill kapag ginamitan o tinapat ito sa ultraviolet light or money detector device. Kapag fake, walang red and blue fibers ang fake. Watermark. Kapag original, ang shadow image ay dapat makita sa bandang kanan ng Philippine Peso Bill at kailangan malinaw at pareho ito. Kapag fake, walang shadow image at hindi malinaw ang fake. See-through mark. Kapag original, ang salitang Filipino na isinulat sa baybayin alphabet o alibata ay makikita sa Philippine Peso Bill. Kapag isinalin mo ang salitang nakasulat dito, ang ibig sabihin ng salitang ito ay Filipino. Kapag fake, walang baybayin alphabet o alibata at hindi malinaw ang fake. Conceal value. Kapag original, kapag nirotate mo ang pera ng 45 degrees ang tilted downwards, makikita mo ang concealed denominational value nito. Kapag fake, walang concealed denominational value at hindi malinaw ang fake. Security thread. Kapag original, ang BSP initial printed text ay dapat makita sa security thread front and back. Dapat nakaprint din ang BSP initial sa repeated series. Kapag fake, walang BSP initial printed text at hindi malinaw ang fake. Kapag original, ang metallic security threads ay dapat nagbabago ng kulay. Kailangan ng color green ay dapat magiging color red o magenta. At ang color red o magenta ay dapat magiging color green, vice versa. Nangyayari ito kapag ang pera ay narotate sa 90 degrees. Kapag fake, walang ganyan sa fake at hindi maayos ang security thread o linya ng fake. Kapag original, ang metallic security thread ng 20 pesos at 50 pesos ay 2 mm wide ang sukat at ang 100, 200, 500 at 1,000 pesos naman ay 4 mm wide naman ang sukat. Kapag fake, hindi ganyan ang sukat ng fake money at hindi malinaw ang sukat ng fake. Optical variable device. Kapag original, kailangan nagre-reflect at malinaw dapat ang optical variable device patch na nasa Philippine Peso Bill. Halimbawa, ang 500 pesos ay kailangan mag-reflect ang image ng small BSP logo at blue nape parrot. Ang 1,000 pesos bill naman ay kailangan mag-reflect
ang image ng small BSP logo at South Sea Pearl. Kapag fake, walang ganyan sa fake at hindi malinaw ang fake. Optically variable ink. Kapag original, ang nakasulat na 1,000 na nasa lower right corner ng Philippine Peso Bill ay dapat nagbabago ng kulay. Ang green ay dapat nagiging color blue at ang color blue ay dapat nagiging color green. Vice versa. Kailangan naka-emboss din ito. Yun nasasalat at hindi yung flat o stamp lang. Kapag fake, flat o stamp prints at hindi malinaw ang sulat ng fake. Kapag original, bukod dito, ang tunay na 100, 200, 500 at 1,000 pesos ay dapat mayroong glistening gold vertical stripe with the numerical value printed in series. Kailangan malinaw din ang mga mukha ng nasa Philippine Peso Bill. Kapag fake, walang glistening gold vertical stripe with the numerical value printed in series ang fake at hindi malinaw at malabo ang mga mukha ng fake. Define ang linya at buhay na buhay ang kulay ng portrait sa tunay na pera, samantalang marumi ang linya at di ganong makulay ang fake na pera. Magaspang ang papel ng tunay na pera dahil gawa ito sa cotton at abaka, samantalang makinis ang papel ng fake dahil hindi ito gawa sa cotton at abaka. Guys, alam niyo po ba na nagkaroon po ng changes dito sa Philippine Peso Bill? At nangyari po ang changes na yan noong 2020. At ang changes na nandito ay ang security thread. Ayan po ang security thread. Dati, yung nasa taas, ganun po ang itsura niya. Pero ngayon, ganito na po ang itsura niya. At color shifting ang security thread. At meron nakalagay na BSP at halaga ng denomination. Guys, alam niyo po ba na ang mga security threads na nandito po sa design ng Philippine Peso Bill ay hango po yan sa katutubong hobby yung security threads na nasa Philippine Peso Bills. At bukod dyan, meron din changes dito. Yung 1,000 na yan. Dati, nasa taas, ganun na itsura niya. Pero ngayon, ganito na po ang itsura niya ngayon. At ito rin po yung isa pang changes. Yung 1,000 na yan. Dati, yung nasa taas, ganun na itsura niya. Pero ngayon, ganito na po ang itsura niya ngayon. Na nagre-reflect ang kulay ng 1,000. Ayan. Bukod dyan, meron pang isa pang changes. Yung guhit na nandito sa kaliwa at kanan. Alam niyo po ba, kapag 50 pesos, dalawa ang guhit niya. Kapag 100 pesos, apat ang guhit niya. Kapag 200 pesos, anim ang guhit niya. Kapag 500 pesos, walo ang guhit niya. At kapag 1,000 pesos, sampu ang guhit niya. Yan po ang mga naging changes dito sa Philippine Peso Bill. See, nakita nyo naman po. At nalaman din po natin ang difference ng original at fake na Philippine Peso Bill. Ayan. Anyway, bago po ako mag-say goodbye, maraming salamat po sa mga nanood ng Kwentong Vlogger. Sa mga subscribers ko po, maraming salamat din po. At sa mga nais mag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Ganito lang po ang gagawin ninyo. Manood lang po kayo ng video sa Kwentong Vlogger and then click like, subscribe, and click the bell button para makareceive po kayo ng mga update at mga fresh episodes ng Kwentong Vlogger. Again, maraming salamat po sa inyong panonood. Have a good day. Bye-bye!